Alam mo ba kapare kayo na mayroong secret features yung device natin na kung saan pwede natin hanapin or makuha yung ating mismong IMEI at i-validate if yung phone ba natin ay peke or hindi. So paano gamitin yung features na yun? Punta lang kayo sa ating dial application, which is yung ganito. Click nyo yan and i-dial nyo lang itong respective code, which is yung *#06#. Ito yung features as tinutukoy ko. Kasi makikita natin yung device information ng ating mismong device. Ngayon, para ma-validate natin na hindi peke yung device natin, i-copy nyo lang yung IMEI, IMEI 1 or IMEI 2. Ngayon, pupunta ngayon tayo mga kapare ko sa ating Google Chrome or Google Browser at i-search nyo lang ang IMEI.info. Paste nyo lang dito yung kinapin yung IMEI. Click nyo lang yung I am a human. Kinakailangan natin ito tapusin para sa CAPTCHA features niya. Kinakailangan natin tapusin yung mga ganito. Yan. Pag na-verify na human kayo, click nyo lang yung check at makikita ninyo dito yung full information ng device ninyo. As you can see, ito yung aking unit, the Poco X3 Pro na currently na ginagamit ko habang nagre-record. At ito pa yung iba niyang specs. So, isa lang itong IMEI code or yung code na ginamit natin kanina sa mga features na super underrated at hidden sa device natin na pwede natin gamitin para mapakinabangan yung mga features ito. Kaya kung interesado ka sa iba mga pare ko, punta na tayo sa step number 2 or settings number 2. Ngayon, let's go! Para naman sa features number 2 mga pare ko, tinatawag to na Google Lens. Ang Google Lens mga pare ko ay isang application. Pero ang features itong Google Lens ito ay super underrated. Bakit kamo? Kasi pwede niyang i-scan lahat ng bagay, tanong sa exam ninyo or any kinds of thing na gusto niyong i-scan. So, bibigyan ko yung example. By the way, ilalike yung link ng Google Lens sa ating mismong description para pwede niyo siyang gamitin or i-download. Click niyo lang itong search with your camera and then i-locate nyo lang yung gusto ninyong i-scanin. Click nyo lang yung mismong middle ng phone ninyo at i-click nyo tong searching icon. Pagka-click nyo mga pare ko, yung automatically na-i-scanin nyo yung bagay niya nakuha ng inyong camera. As you can see, ang Rich Dad Poor Dad book na to ay mayroong ilang result na lumabas. Pwede natin i-click yung search features na to na kung saan mapupunta tayo sa direct searching features ng ating google.com. And as you can see, malalaman natin kung ano ba yung Rich Dad Poor Dad, brief information dito, saan siya pwede bilhin, meron siyang audiobook copies, and etc. Ito yung maganda kay Google Lens kasi pwede mo itong gamitan or pwede mo itong gamitin lalo na kung nag-online class ka at gusto mong i-search yung tanong mo. By the way, mga pare ko, life hacks to para sa mga student. If meron kayong tanong at alam nyo naka-cellphone na kayo na hindi nyo makapipaste yung mga tanong ninyo sa exam, pwede nyo gamitin yung Google Lens para dyan. So by the way guys, huwag nyo sabihin dito nyo natutunan yan. Okay? Anyway, yun lang guys. Punta tayo sa third features. Let's go! So mga pare ko, para sa third hidden features naman natin, marahil yung iba is wala ng features na to. Pero baka meron ka nito, kaya huwag ka na mag-i-skip. Ngayon, ano nga ba yung third features natin? Tinatawag to na second space. Punta na kayo ng settings at ma-access nyo siya banda, mga pare ko, banda sa special features ng ating mga devices. Kung hindi nyo mahanap yung special features na interface nyo sa device nyo, kasi iba-iba tayo ng UI at saka baka iba tayo ng mga methodology sa settings, pwede nyo namang i-search dito. Type nyo lang dyan, second space. Okay? Second space. Ang second space nga pala mga pare ko ay isang features ng mga devices natin, lalo na yung mga bagong brand na kung saan merong dalawang space sa isang device. Para kang merong isang device pero pwede mong gamitin in a different things. Halimbawa, sa isang space, pwede mo siyang gamitin as your study space. Tapos sa kabila naman is for the game space. Ano ibig sabihin? Papakita ko sa inyo. Click nyo lang go to second space. By the way, kapag hindi pa kayo nakakapag-setup, alamin nyo na lang kung paano mag-setup. Hindi ko na ituturo sa video kasi mabilis lang naman at saka medyo matatagal yung video natin if ipapakita ko pa. Ngayon, para i-access yung ating second space, click nyo na yung go to second space. Input nyo na yung password nyo sa ating second space. Ayan, as you can see, nakikita nyo dyan. Okay, pagkalagay ninyo, automatically napapasok. So pagkatapos yung ginawa natin mga pare ko, ipapasok na tayo second space at ito yung itsura niya. So currently, nire-record ko siya sa aking isang phone, which is yung Realme 5. Dahil mga pare ko, bigla na putol yung recording natin after natin pumasok sa second space. Kagaya ng sinabi ko mga pare ko, ito ay para kang may dalawang phone sa isang device. Kasi yung isang space is for a different use and yung isang space is for a different use din. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede nyong ibahin. Like yung isa pang study, yung isa pang gaming. Ayun yung kakayahan
kailangan ng second space. At napakaganda niya mga pare ko, 100%. So ngayon mga pare ko, ituturo ko sa inyo kung paano bumalik sa first space. Kasi ang second space is optional. Just input lang yung pin code or fingerprint na ginamit nyo para mag-register or ma-open yung first space niyo. As you can see, bumalik tayo sa first space. Ngayon babalik tayo sa second space. Kasi kapag mag-create kayo ng second space, bibigyan kayo ng features na kung saan kinakailangan nyo i-input yung code or inyong fingerprint para maka-access sa second space. So ibig sabihin magkaiba yung gagamitin na fingerprint sa first space at saka pin code sa first space. At magkaiba din yung gagamitin sa second space na pin code and also fingerprint. Ayun yung maganda dito kay first space at second space. Kasi nga, para siyang dalawang phone sa isang device. Kaya ako sa inyo guys, gamitin na ninyo if meron kayong ganitong features. Para doon kayo gumawa ng kabulastogon sa kabilang space. Walang makakalam kasi ikaw lang. Okay? Go! So mga pare ko, para naman sa fourth features natin, para to sa mga tao na lagi nakakalimot ng oras. At para naman to sa mga tao na gusto ng bagong features sa device nila or bagong style ng orasan. So, ang features ito ay tinatawag na floating clock. At ma-relocate natin siya under ng developer's option. So, para sa mga tao na hindi pa naka-activate yung developer's option nila, ganito lang siya i-activate. Punta ka lang sa ating about phone. Hanapin nyo lang mga pare ko sa ating mismong about phone, yung tinatawag na build number. Pero para sa akin sa mga Xiaomi phone is MIUI version. So, click nyo lang MIUI version ng 7 times at may makikita kayo dito you are already developer. So, sa part ko, already developer na ako. Kasi, madalas na natin itong ginagamit. So, para na malukit naman natin yung mismong developer's option, punta ka lang sa ating additional settings. Click nyo lang yan at hanapin nyo dito yung ating developer's option. Sa under ng developer's option, hanapin naman natin yung ating floating clock bandang ilalim. So, banda lang yun dito mga pare ko, hanapin nyo lang. So, kapag nalocate ninyo yung floating clock, kinakailangan nyo lang gawin is i-click yung on button nito. At ganito yung style niya mga pare ko. Yan, ito na siya. Ito na yung maliit na floating clock natin at ito ay naka-military time. As you can see, military time yan mga pare ko. Pakita natin sa screen yan. So, sobrang okay yan. Medyo maliit lang siya, halos kasing liit siya na nandito. So, maganda kasi ito. Gusto nyo ng bagong style ng orasan, pwede nyo ilagay doon sa taas or pwede nyo ilagay sa ahit sa ang part ng screen niyo. So, pwede itong gamitin kapag naglalaro kayo at meron pala kayo schedule lang alis at hindi kayo mahilig mag-swipe up ng inyong mga notification bar, pwede nyo itong ilagay habang naglalaro. Hindi naman siya mawawala unless na i-off natin yung feature. So, di ba? Ang okay na ito. So, mga pare ko, para naman sa pang-last settings para sa pinaka-pip at alam ko yung iba is alam na ito pero yung iba ay alam ko rin na hindi pa to alam. At mas marami sa inyo ang hindi pa alam ng features ito at ito ay makakatulong para sa mga kapare ko natin na nagkakaroon ng FPS drop or madalas na hindi okay, na hindi marunong mag-optimize ang device natin. Ang tawag dito is game driver preference. Ang game driver preference is under pa rin ng developer's option. So hanapin nyo lang bandang taas siya mga kapare ko. May makikita kayo dito ang game driver preference. Okay, bandang dito lang siya mga kapare ko. Hanapin natin bandang taas. Ito. So nandito siya mga kapare ko. Iba ang pangalan pala nito sa ating mismong developer's option under ng MIUI or ng POCO X3 Pro. Ang tawag dito ay graphics driver preference. Pero usually, ang tawag niya sa ibang devices is game driver preference. Okay? Game driver preference. Pero dito sa ating Xiaomi phones is graphic driver preference. Okay? So, huwag kayo malilito doon mga pare ko. Same lang yon. So, paano siya gumagana? Click nyo lang yung mismong loob niyan. Kasi sa loob dito, may scan lahat ng mga application na ginagamit natin. At ang purpose nito mga pare ko is locate lahat ng game na nalalaro natin at iset siya sa graphics driver. So, paano siya gawin? Punta lang tayo dito. Hanapin natin ang mga game natin. So, unahin muna natin yung Call of Duty kasi siya. Alphabetical to mga pare ko ya. Hanapin yung Call of Duty kasi si malapit lang siya dito. Yan. Click nyo yan and iset nyo sa System Graphics Driver. So, ito mga pare ko yung iba-iba. Depende sa iba't ibang smartphone natin. Usually, may dalawang choices dyan or may isa pa nga tatlo. Minsan may graphics driver, game graphics driver at game driver. So, pag ganun yung lumalabas, ang magandang gawin ninyo is i-try ninyo lahat ng mga game graphics driver na yon at kung ano yung mayroong pinakamagandang performance sa kanila habang naglalaro kayo, yun yung piliin ninyo. By the way, mga pare ko, for more information about sa graphics driver na to, meron na tayong nagawang tutorial about dito nakaraang taon pa. So, kung gusto nyo panoodin yon and medyo may magandang paliwanag kasi sinasabi ko ngayon, ay panoodin nyo yung video na yon na nandoon sa ating mismong description sa ibaba. So, kung gusto mo siyang hanapin, i-click nyo lang yung link dyan sa description.
So yun nga mga parko, pwede nyo i-check yung link sa description natin para doon sa mga video na tinutukoy ko kanina pa na sinasabi ko sa ating mismong video. Anyway, yun lang guys. Once again, ako nga ulit si Parko Steven Tips. If gusto nyo ng ganito tutorial, comment down below your feedbacks and syempre opinion, positive or negative ba niyan. Comment mo sa ilalim, gusto kayo mabasa, gusto ko malaman kung ano ang iyong idea about dito sa content na to or sa video na to. And also, don't forget to like this video. Yun lang guys. Peace!